Hello everyone and welcome back to my channel. Ngayon, pupunta kami ulit sa mall. Diyan nung nakaraan kong vlog, diba nga dali-dali kami na bumili. Yung nabili ko, ito, palitan. Kasi, nung dun kami sa mall, parang okay naman. Pero nung tinry ko dito sa bahay, malaki siya. Yung balikat, yung line dito, umabot na siya dito. So, masyadong malaki. Tapos yung dito sa kilikili, masyadong maano. So, nakapag-decide kami na palitan na lang kasi medyo may kamahalan din. Tapos hindi siya masyadong perfect size para sa akin. So, ayun. Palitan na lang namin. Actually, mayroon akong winter jacket na binili din. Yun nga lang, same brand din nito. Yung tinry ko is extra small. Tapos, medyo malaki pa rin talaga sa akin yung extra small sa mga sizes nito. Malaki yung mga sizes nila. Bali, in-orderan nila ako ng size ko na XXS. Tapos, binayaran na lang namin. Tapos, i-deliver. Di-deliver dito sa amin. Yun nga lang, dahil ibabalik namin ito, today kasi yung deliver nung jacket ko eh. Para isahan na lang. So, sasalubungin namin yung, hahanapin namin yung magdi-deliver. Na, nalulukit kasi siya guys kung nasaan na siya. Medyo malapit na kasi sa amin eh. So, 10 na lang. Kanina 30. 30 packages yung i-deliver niya. Ngayon, 10 na lang. So, pero nandito na rin siya sa aming lugar na paikot-ikot. So, ang gawin na lang namin is hahanapin namin siya. At kukunin na lang namin yung package na i-deliver niya. Tapos, itatry ko pag okay sa akin. Pag okay na, mas kasya. Pag hindi okay, para sabay na sila mapalitan. So, yung sweatshirt ko na binili, dalawa, pareho silang extra small. So, papalitan, nakapag-decide kami na papalitan na lang namin ng XXS. Ayan. Maganda dito guys, kasi yung limit na po pwede mong palitan yung items na binili mo is 30 days. 30 days, Dickie, right? Yep. You have 30 days. Right. Ayan. Basta hindi lang daw pala na tanggal yung presyo. Hindi pa siya na 30 days yung ano niya, yung time na po pwede mo siyang palitan. Di ba sa atin yata sa Pinas parang one day lang or hindi ko sure, mga ilang araw lang no? Hindi ko alam kung 3 days. So ayan. So nasaan na kaya siya? Hahanapin namin, guys. Ah, yeah. I think that one. So, that is a guy Gider case. He come to you. Yan, DHL. Baka yan na nga din yan. So, mali daw pala, guys. Mali yung DHL na yung truck. Yung delivery, mali. Hanapin namin ulit. Oh, it's very close. Oh, my dear Mizzy. Very close? How close? I wonder. This guy is perfect. But no, he said no. No Pipastraße. 7 minutes walk, oh? Yeah, you can't allow. You cannot contact this guy? No. 7 minutes walking lang, guys. Nakita na siya namin dito sa street na to. Pinuntahan namin itong street na to. Tapos nakita na siya namin. Tapos nakaalis na. So, sasalubungin na naman namin.
Habulin namin ng habulin. DHL din kasi yon. Baka ito na lang yung gagawin namin, yung maghabol na maghabol dito sa... Nakikita na siya namin, oh. Doon sa kanina, kaso lang hindi kami makadiretso kasi dead end na siya. Bali, parang maliit lang siya na park, tapos hindi kami makadiretso. So hinayaan na lang namin, pasalubungin namin kung nasaan na siya. Maybe he's going to the, ano na, to our home and deliver it. He's there, yeah? Ang hirap kasi wala siyang ano, walang contact number. Hindi mo siya po pwedeng mapahinto or matawagan na stop ka muna, nakikita na kita, kukunin ko na yung package, huwag mo nang ihatid sa bahay, yung ganon. Hindi, sa talagang ilolocate mo siya, habulin mo kung nasaan siyang banda. Makikita mo rin kasi kahit malayo pa kasi malaki na ano, sasakyan, tapos kulay dilaw, tapos may pangalang DHL. Bumalik kami sa aming address dahil hindi namin mahuli-huli kung nasaan na siya. Kasi hindi masyadong updated yung location. Pag ilo-locate namin, pag pumunta na kami dun sa address na kung saan siya, pagdating namin dun, wala na, nakaalis na. Siyempre, magde-deliver lang naman yan. Pagkatapos na, naalis na. So, 10 minutes na lang, nandito na siya sa address namin. Kaya, ang ginawa na lang namin, bumalik na lang kami dito sa address namin. Tapos, abangan na lang namin yung pagdating niya. Sasalubungin na lang namin. Kasi, pag i-deliver niya kasi sa bahay, wala kami. Walang magre-receive. At saka, kailangan ko agad matry kung perfect ba yung size sa akin. So, ayan. Ayan yung camera ko, guys. Oh. Stop record. Screen switch. No, oh, di ba? Screen switch. Di ba? Take photo. Aha. Masunurin yan minsan. Minsan naman, bungol. Start record. Stop record. Oh my goodness. Stop record. Shut down. Hindi nakakarinig agad-agad. Kailangan pa minsan sinisigawan ko pa. So, pwede mo siyang sigaw-sigawan. Ito kaya, sigaw-sigawan ko din to. It's okay to, you can shout. Stop recording! Stop recording! How about this one? Stop using your phone. Stop using your phone. Stop using your phone. Your voice commands is wrong in Deutsch, bitte. I'm in German, okay? Basi, stop recording. What is stop using Handy? Auf Deutsch. Thank you. That is Deutsche commands. German commands. How many pimples? You can count it. Ein, zwei, drei. Look at me, pa. I cannot see the other side. It's very... Express pimple for my wife. You're very lucky to your wife, remember? Umikot-ikot pa rin kami, hindi kami mapakali. Kasi alam namin na malapit na talaga siya. So, ayan na, oh, nakita na namin. Ayan na. Sinundan ka ng kusa. Sinundan ka ng kusa, DHL. Lilarikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso. See? So, ayan na, guys.
Ayan. Yan na yung hinahabol namin. Ayan. Ayan.